gaano po ba kadami ang bilang ng mga nabibiktimang Pilipino ng human trafficking? Go ahead po, Yusek. Kumbaga sa ano, no, yung human trafficking, tama kayo, no, isang malubhang problema to. Hindi lang to problema sa Pilipinas, problema to sa buong mundo. Hindi lang to problema ng mga bansa tulad ng Pilipinas na developing at nadaming taong mahihirap. Maski mga developed countries tulad ng Amerika at sa Europe ay may mga kanya-kanya problema ng human trafficking. Kumbaga sa victims of human trafficking, mag-differentiate tayo, no? Kasi meron kaming na-rescue na victims mga taon-taon. This year, may mga 2,000 na, yung mga na-rescue natin officially at dumaan sa proseso. Ngunit ano yan, tip of the iceberg lang yan. Kumbaga, madaming mga trafficking victims ay ano lang yan, nandyan lang yan, no? Hiding in plain sight, parang hindi nila na-report or medyo natatakot sila talaga i-bulga yung kanyang kaligayan. Kaya tingin ko, estimate yan, iba-iba, no? Pero umaabot yun ng mga daan-daang libo na victims ng human trafficking. Sabi-sabing klaseng human trafficking, whether this is sex trafficking, labor trafficking, or organ trafficking. Attorney Dot, sabi ni Yusek, 2,000 ang kanilang na-rescue. Na-rescue po nila yon. Yes, Yusek, mag-agree ako dun sa sinasabi ninyo kasi dito mismo sa programang ito ni Kuya Daniel Lason sa Serbisyong Bayanihan, co-host natin si Attorney Dot, ang sinasabi po, mga kasambahay, kayo mismo, naririnig nyo, napapanood nyo, mayroon din po mga lumalapit dito sa amin na biktima ng human trafficking, Attorney Dot. Ayan. So, ito na po ang ating pag-uusapan. Kung 2,000 ang na-rescue, ibig sabihin, hindi pa ito ang matutal. Okay. Yusek, pwede ba muna natin malaman ano yung mga bansa muna na pwede natin sabihin na ito yung nagiging destination ng ating mga kababayan na nabibiktima ng human trafficking. Dito tayo sa Asia muna po, Yusek. In sa Asia, meron sa ano, sabihin natin sa mga other parts of Southeast Asia, no, meron na tayo mga nasalba na mga victims of human trafficking dyan, whether sex or labor trafficking. Napakagandang example lang yung mga parang mga cyber scamming operations na nangyayari sa Myanmar or sa Laos or sa Cambodia, no. Napakaraming mga Pilipino na nasasalba natin dyan at nababalik dito. Tapos, well, tayo din naman, no? May mga ganyang problema din tayo at madami mga foreign nationals na traffic dito sa mga ganyang klaseng operasyon. Pero bukod doon, may mga victims of sex trafficking sa mga iba-ibang parte ng mundo, no? Like may mga nare-rescue tayo sa Malaysia. Tapos, meron doon sa Middle East naman, meron tayong mga Pilipino na nabibiktima doon sa labor trafficking. Kadalasan, ito yung mga nagtatrabaho as domestic workers doon na undocumented. Tapos bukod doon, you have mga fishers na, no? Mga mangingisda na minsan natatraffic sila at nadadala sa kung saan-saan dako ng mundo. Minsan umaabot pa sa Africa.